sa kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa kanya. Wala na akong mahihiling pa, siya ang kasapatan, dulot niya ay ligaya. Aming Diyos na mabaging, kinalimutan nating nakaraan. Salamat at ginamit sa kanyang kaharian. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa kanya. Wala na akong mahihiling pa, siya sapatan, dulot niya ay ligaya. Amen. Walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa kanya. Wala na akong mahihiling pa, siya sapatan, dulot niya ay ligaya. Sa walang katulad, walang katulad ang Panginoon, walang papantay sa kanya. Wala na akong mahihiling pa, siya sapatan, dulot niya ay ligaya. I am grateful for the things that you have done. Yes, I'm grateful for the victories we've won. I could go on and on and on about your works, because I'm grateful, grateful, so grateful just to praise you, Lord. Flowing from my heart are the issues of my heart, is gratefulness. Maraming Diyos, salamat po sa inyo, sa inyong kabutihan. Salamat po sa anniversary na nangyari kanina rito sa Catan. Salamat po sa 2 gabing revival. Salamat po sa kalakasan na pinagkaloob nyo sa inyong mga anak, sa mga pastor dito sa Catan, sa mga manggagawa, mga miyembro, kahit pati sa akin, Lord. Panginoon, namamangha ako pagka nakikita ko ang inyong pagkagamit sa amin. Talagang sa pamamagitan lang ng biyaya niyo, O Diyos, kaya kami nakapagpatuloy. Kaya dinideclare ko po ang aking taus-pusong pasasalamat. Napakabuti niyo, Panginoon. Napakadakila niyo po sa amin. Ama, ang aming pong pag-aaral, kayo po ang sumamang patuloy. Nihiling ko
ko po ang gabay at pamumuno ng inyong Espiritu. Hallelujah. Kayo po ang aming pag-asa, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid. Tapos na po yung kanina, nakapag-anniversary service, nakapag-revival, at ang Panginoon po ang talagang kumilos sa amin dito at nagbigay ng kagaangan sa aming mga kaluluwa at hamon para sa lahat ng mga kapatiran. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin ang Panginoon. Tuloy po natin yung ating pag-aaral. Ito po sa aklat ng Unang Korinto, chapter 13. Verse 13 na po tayo. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ganito po sinabi, "And now abideth faith, hope, and charity, or love. These three, but the greatest of this is charity." Sa Tagalog po, sabi rito, tatlong bagay ang nananatili, ang pagtitiwala, ang pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Tatlong bagay raw po ang nananatili. Now, tandaan po ninyo, dito sa 1 Corinthians 13, ay pinag-uusapan ng tungkol sa pag-ibig. Sa 1 Corinthians chapter 12, doon tayo nag-umpisa ng pag-aaral natin, pinag-uusapan yung tungkol sa kaloob na nanggagaling sa banal na Espiritu. At pagkatapos natin sa chapter 13, pupunta tayo sa chapter 14, tungkol sa pagsasalita ng ibang wika, speaking in tongues, prophesying. Pero sinandwich nung dalawang kapitulo, chapter 12 at chapter 14, na kapwa parehos tungkol sa mga kaloob, sinandwich sa gitna, chapter 13, yung tungkol sa pag-ibig. Ngayon, pagdating dito sa dulo, sabi rito, tatlong bagay ang nananatili. Three things abided, three things remain. Yung faith, hope, and love. Pero ang pinakadakila ay love, ang pag-ibig. Can you imagine this? Yung pagpe-pray sa mga may sakit, titigil yan. Yung panghuhula, titigil yan. Yung pagsasalita ng ibang wika, titigil yon. Yung paggawa ng himala, matatapos yon. Matatapos ang lahat ng intercession, lahat ng uri ng pananalangin, pakikibaka. Pero yung faith, hope, at love, hindi matatapos, mananatili yan hanggang sa kabila. Now, tingnan muna natin isa-isa, faith, pagtitiwala, or pananampalataya. Ano nga ba ito? Bakit ba ito mananatili? Sabi sa Hebreo chapter 11, verse 1, Hebrews chapter 11, verse 1, sabi rito, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin, at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga bagay sa mga hindi nakikita. Sa verse 6, hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. What is faith? It's the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito yung katiyakan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Yan, hindi mawawala yan. Patunay yan. No, ng mga inaasam natin. No?
katiyakan na matatanggap mo yung iyong inaasam. Kapanatagan na yung alam mo na pangako ng Diyos ay mangyayari. Yung hinihingi mo ay nasa sa iyo na. Napakahalaga ng pananampalataya sa atin. Bakit? Kasi yan ang sabi nga nung isang pastor eh, yan ang currency. Yan ang pinakapera sa langit, sa mga makalangit na bagay, pananampalataya. Bakit siya ganong katindi? Sabi rito sa verse 3, dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Listen, ang Panginoong Jesus po walang armas. Ang Diyos walang mga walang mga bodega ng bituin. Na lilikha ako ng bituin, ilabas na 'yung mga stock ng bituin natin diyan. Isabog na, walang ganoon. Ang Diyos ay siya lang. At kinakailangan maintindihan natin na pagka lumilikha ang Panginoon mula sa wala, nagkakaroon. Ngayon, pagkawala, yun, pananampalataya kailangan mo. From nothing to something, that is faith. Paano raw nilikha ng Diyos ang lahat? Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga bagay na hindi nakikita. Ganong kahalaga yung pananampalataya, kaya mananatili raw yan dahil pagdating natin sa langit, kahit pagka nandun doon na tayo, pagka lilikha ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa, makikita natin na mula sa wala, sasalitain ng Panginoon at biglang lalabas. Ayan ang kailangan doon, pananampalataya. Alam niyo kung sabi nga ng daddy ko, pagka may pananampalataya ka, aba, ay nasa sa iyo na ang lahat dahil yung pananampalataya na wala sa iyo ito pero nananampalataya ka. Kaya siya napakahalaga. Now, ano yung susunod? Pag-asa. 1 Corinthians 13:13. Now, these three remain: faith, hope. Ano naman yung pag-asa? Merong isang napakagandang talata sa Roma. Chapter 4. Napag-aralan na natin to dati. Pero balikan natin. Roma chapter 4. Basahin natin mula sa verse 17. Roma chapter 4 mula verse 17. Babasahin ko mula sa King James, sabi rito. As it is written, I have made thee a father of many nations, before whom he believed, even God, who quickeneth the dead and calleth things which are not as though they were, who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to that which was spoken, so shall thy seed be. Basahin ko sa Tagalog. Sabi rito, gaya nga, verse 17, Romans chapter 4, verse 17, gaya nga ng sinabi sa kasulatan, ginawa kitang ama ng maraming bansa, kaya sa paningin ng Diyos si Abraham ang ating ama, at ang Diyos na pinaniwalaan ni Abraham ang siya ring Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na wala pa. 18, kahit na wala ng pag-asang maging ama si Abraham, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa, gaya ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging kasindami ng bituin ang bilang ng anak mo. Mag-iisang 100 taong gulang na siya noon, alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan, alam din niyang si Sara ay baog at hindi maaaring magkaanak, ganoon pa man, hindi nang hina ang kanyang pananampalataya, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya, pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Now, faith and hope, pananampalataya at pag-asa. Hindi mo yan pwedeng
paghiwalayin, magkasama yan. Pero meron siyang pagkakaiba. Anong pagkakaiba ng ano, ng faith sa hope? Ano ang pagkakaiba ng faith sa hope? Hope, oh, yung pag-asa, in its simplest form, is defined as a feeling of expectation and desire for a certain thing to happen. Faith is defined as complete trust or confidence in something, someone, or something. The Hebrew word for hope is tikvah, which means we hold on to. The Greek word for faith is pistis, which connotes conviction, commitment, reliance on God. Okay, ano pagkakaiba? Yung pananampalataya ay paniniwala sa kaisipan yan, a belief na mangyayari yung ano, inaasahan. Walang patunay, walang prueba, mangyayari. Ano naman yung pag-asa? Yung pag-asa ay isang damdamin. It's sa damdamin mo yan na itong bagay na ito. Kaya nga ano siya eh, parang complementary yan. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Umaasa ka na may mangyayaring ganito. Hindi pwedeng mangyari yan. Hindi. Umaasa ako para dun sa hinaharap na yan. May pag-asa ako. Hindi mo naiintindihan. Listen, hindi mo alam kung paano. Pero umaasa ka. There's this feeling. No, merong ano. May darating. May ano. Merong, basta may mangyayari na ganyan. Ano sabi doon sa Romans chapter 4? Si Abraham raw, umasa siya. Kahit wala ng kapag-asa, umasa pa rin si Abraham na magiging ama siya, na magkakaanak siya, kahit na matanda na siya, kahit na matanda na si Sarah at alam niya na baog, umasa pa rin siya. Ano sabi dun sa ano sa King James? Hope against hope. Natatandaan niyo po ba yan? Diniscuss natin dati yan. Nung ang devotion natin ay sa Roma. Hope against hope. Ano yung hope? Umaasa ka in the future. Something, no? Hindi mo maipaliwanag. It's something. It's within, it's this feeling, it's this attitude of hope. Eh ano naman yung faith? Faith is ano? The belief. Hindi ito sa damdamin, ito'y sa kaisipan, sa conviction mo. Sabi nila, yung pag-asa raw ang lupa kung saan ang pananampalataya ay kino-cultivate. Meron pa isang nagsabi, faith ay para sa ngayon. Hope ay para sa future. Naniniwala ako ngayon. I have faith now. Yung pag-asa naman para doon sa ano, sa hinaharap. Listen, sa faith, ang reason mo ay pananampalataya. Sa hope, hindi mo alam kung ano ang sasabihin mo. Hindi ka makapagsabi na nanampalataya ako. Hindi mo alam kung paano mo ano. Basta there is this feeling. Alam mo yung parang nanliligaw? Basta may pag-asa ako niyan, sasagutin ako. You are longing for something at yung longing mo ay may positive feeling. Ganun katindi yung kay Abraham eh, yung pag-asa niya sa Panginoon. Eh, malabong magkaanak to, but I have a feeling. Nararamdaman niyo yan. Ganitong ano niya, nasabi niyo na ba ito? Hindi ko alam, basta feeling ko, magiging maayos ito. No, palagi, I have a feeling, matutugon ako ng Panginoon. Now, yung pananampalataya naman, wala ka nararamdaman, pero naniniwala ka. Naintindihan niyo? Kaya nga siya complementary. It works together. Hindi pwedeng may pananampalataya ka na wala kang pag-asa. Hindi pwedeng may pag-asa ka na wala kang pananampalataya. Yung ulitin ko ha, hope, yung pag-asa ay it's a feeling, it's this expectation, may inaasahan ka na basta nanampalataya ako, no? Merong mangyayari. Inaasahan mo, no? Merong kang nakikita-kita ko na.
Ang pananampalataya naman, wala kang makita. Wala kang maisip. Wala kang maramdaman. Pero naniniwala ka. Ganun siya katindi. Now, ano naman ang pag-ibig? What is love? Yung pag-ibig, wala kang nararamdaman, wala kang nakikita. Litin ko yan. Wala kang nararamdaman. No? Walang pag-asa ka nakikita. Hindi ka rin hindi mo mabanggit yung pananampalataya na ako'y naniniwala. Bakit? Puro kaguluhan na, puro ano-ano na. Pero kumikilos ka pa rin, bakit? Sa pag-ibig na lang. Alang-alang sa pag-ibig. Yung pag-ibig, wala nang benefit sa iyo. There is no benefit for you pagdating sa pag-ibig. Yung pag-ibig ay pabigay. Listen, sa pananampalataya, naniniwala ka ngayon na may mangyayari. Sa pag-asa, inaasahan mo sa hinaharap ay may mangyayari. Sa pag-ibig, kahit walang mangyari, kikilos ka. Naintindihan niyo yung pagkakaiba? Sa pananampalataya, no, umaasa ka na may gagawin ng Panginoon. Sa pag-asa, no, in the future, alam mo kahit paano may mangyayari sa future. Ano yun? Faith and hope is a means para may mangyari sa iyo. Puputol. Paumanhinan nyo po, no? Napuputol-putol pag-pray natin na magtuloy-tuloy yung connection. Yung faith at hope ay ginagamit mo para may makuha ka. Yung pinapanalangin mo, yung inaasam mo, yon para sa iyo yon. Pero yung love, hindi para may makuha ka. Yung love ay para may maibigay ka. Naintindihan nyo po ba? Faith is for your benefit, hope is for your benefit, but love, you don't benefit kahit wala akong basta alang-alang sa iyo, alang-alang sa Diyos, gagawin ko ito. Sa aklat ng Daniel, yung mga, oras na po ba? 12:54, nako matatapos na. Sa aklat ng Daniel, yung tatlo niyang kaibigan, ano ginawa doon sa kanyang tatlong kaibigan? Punta tayo sa aklat ni Daniel. Sa chapter, hindi ako nagkakamali, 3 yun. Yan. Daniel chapter 3. Kukwento ko na lang sa inyo. Ano ito? Gumawa ng ribulto si Nebuchadnezzar. Tapos pag tumugtog yung mga instrumento, lahat ay yuyuko. Ngayon, yung tatlong kaibigan ni Daniel, nung tumugtog yung mga instrumento, sila nakatayo. Hindi sila sasamba talaga sa Diyos-Diyosan. Tapos pagdating dito sa verse 16, Daniel chapter 3 verse 16, sumagot silang tatlo, "Mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol diyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na horno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay." Verse 18, "Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ninyo." Yun. Totoong pagmamahal yun. Bakit? Wala nang benefit sa iyo. Pero ibinibigay mo pa rin kahit hindi kami iligtas. Yun yung pag-ibig. Ano sabi sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na binigyan natin siya ng regalo, hindi. Na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Bakit mas dakila ang pag-ibig? Kasi pagka pag-ibig ang nasa sa iyo, ikaw ang magbibigay.
Pagka umaasa ka sa isang bagay na makakamtan mo sa hinaharap, nananampalataya ka para sa isang bagay sa oras na ito. Pero umiibig ka para ibigay mo ang iyong sarili at wala ka nang inaasahan na kahit ano. Hindi ka humihingi, ikaw ang magkakaloob. Hindi ka umaasa, ibinibigay mo, inaalay mo yung iyong sarili. Yun ang dahilan kung bakit sa tatlong yan, ano? Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Pinakadakila yung pag-ibig. And so we close sa oras na ito. Tatapusin na natin yung 1 Corinthians chapter 13. Binanggit rito yung tungkol sa pag-ibig. Anong totoong pag-ibig? Yung pag-ibig ng Diyos. Bakit? Tingnan ninyo ito, ha? Ano mapapala ng Panginoon sa atin? Uy, kaya naman ako inibig ng Diyos eh, para may magpupuri sa Kanya eh. Listen, listen. Self-sufficient ang Diyos, hindi niya tayo kailangan. Diyos na siya kahit hindi pa niya tayo nililikha. Diyos siya kahit ang mga tao ay magkasala. Walang madadagdag sa karangalan ng Diyos. Walang madadagdag sa kapangyarihan ng Diyos. Walang madadagdag sa kayamanan ng Diyos kung tayo ay maniwala o hindi. He is not affected by us. Listen, ito ang ano, ang mundo. Ito Genesis, ito Revelation. Ito yung paglikha ng mundo, pagkagunaw ng mundo, ang Diyos naririto. He is well above everything. Wala siyang mapapala sa atin. Kaya nga nung sinabi na, for God so loved the world, that He gave. Hindi required ang Panginoon na ibigin tayo. Pwede niya nga tayong dispatchahin ng sabay-sabay. Pero nung umibig siya, siya ang nagbigay sa atin. Ano binigay niya? Yung kanyang sarili. Yung kanyang pag-ibig. At ano resulta nun? Yung anak niya namatay para sa atin. Para ano? Para pagka namatay sa atin yung kanyang anak at nabuhay, at bumalik sa kanya, pag nanampalataya ka, makukuha ka niya, magiging anak ka rin niya. O anong ibibigay mo sa Panginoon? Ay, sasambahin ko siya. Guys, makinig kayo. Nasasamba lang rin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya at banal na espiritu. Eh, di paglilingkuran ko ang Panginoon, na paglilingkuran lang natin ang Panginoon sa pamamagitan ng biyaya niya sa atin. Binibigyan niya tayo ng kakayanan na makapaglingkod. Binibigyan niya tayo ng puso para tumuon sa mga kaluluwa. Kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon, wala tayo. Wala talaga tayong pwedeng maibigay sa Kanya. Yung free will natin, ibinibigay natin sa Kanya. Sa Kanya rin ang galing yon. Yung buong buhay ko talagang ginugugol ko talagang para sa Panginoon, para sa karangalan niya. O eh, sa Kanya rin naman ang galing yon eh. Ano nilikha ninyo na hindi nang galing sa Panginoon at ibibigay mo sa Kanya? Eh kahit buhay nga natin eh, sa Kanya eh. Siya nga ang nagmamay-ari ng lahat eh. Yun ang tunay na pag-ibig. Mga kapatid kayo, pagka umibig kayo sa isang tao, ano inaasahan ninyo? Iibigin mo pa ba yung tao na ayaw kang ibigin? Ganyan na nangyari sa Panginoon eh. Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa mundo. Kahit na tinalikuran siya ng mundo. Kahit na. Listen, yung mundo, hindi na ngako sa Panginoon na iibigin siya. Ang Panginoon ang nag-umpisa. Walang pangako na nag-aantay na sinabi ng mga tao, O Panginoon, sa'yo kami. Ganun ba? O sige, mamamatay ako para sa inyo. Hindi. Magugulat tayo pagdating sa wakas eh. Sabi sa Ephesians 1:4, eh, pinili niya tayo eh, bago nilikha yung ano, eh, pundasyon ng sanlibutan. Eh. Paano niya tayo mapipili? Wala pa tayo. Oh, maano ka. Magugulo isip mo. Ang dapat na lang na gawin natin, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Now, these three remain. Gusto niyo ba ng ano? Gusto ko gift of healing. Gusto ko gift of miracle. Now, nasain mo rin na magkaroon ng pananampalataya at pag-asa at pag-ibig. Pero ang pinakadakila ay pag-ibig. Bawo po.
Yan ang 1 Corinthians chapter 13. The greatest is love. Amen? Tayo manalangin ngayon at pasalamatan natin ang Panginoon na pinaranas niya sa atin ang napakadakilang pag-ibig niya. At hilingin natin sa Panginoon, Lord, sa pamamagitan ng pag-ibig na binigay niyo sa amin, maibigay din namin ito sa iba. Gamitin niyo po kami. May we be bearers of your love. Na pagkadarating kami, pag nakikita kami ng mga tao, ang naaalala nila yung pag-ibig niyo. Tulungan niyo kami na pagka kami dumarating, mararamdaman ng mga tao yung pag-ibig ninyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, kumilos kayo sa amin, na pagka kami ay nagsasalita, madadama nila yung pag-ibig ninyo. Pag kami ay kumikilos, maaapektuhan sila sa pag-ibig ninyo sa amin. Overflow. Magkaroon ng overflow ng pag-ibig ninyo mula sa kaibuturan ng aming puso, papunta sa lahat ng mga tao. Hallelujah. Tayo manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa inyo. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Napakabuti ninyo, O Diyos, dakila kayo at tapat. Ama, sa katapusan ng 1 Corinthians 13, nihiling po namin, dagdagan nyo kami ng pag-ibig. Dagdagan nyo kami ng pag-ibig. Dagdagan nyo po kami ng pag-ibig. Dagdagan nyo po kami ng pag-ibig. Hallelujah. At magminsahe po kayo sa amin, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Ama. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Nabati ko yung aking asawa, si Pastora Never. I love you. At yung aking mga anak. Magkita-kita po tayo sa Monday. Patuloy nyo kami ipanalangin dito at yung mga kapatiran natin dito sa Middle East. To God be the glory po. Mga kapatid, iwanan na natin yung chapter 13. Ano po? Pero ini-encourage ko kayo, balik-balikan nyo itong mensahe na ito ng pag-ibig. Balik-balikan natin. Lagi nating bulay-bulayin po ito. Para maging secured tayo. Na yung pagmamahal ng Panginoon ay maintindihan natin dito. At madama natin dito. At panampalatayanan natin. Na totoo. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? See you Monday po. To God be the glory. Palain kayo ng Panginoon.